Kumusta mga ka-Yehey? Tipid tips po muna tayo ngayon sa ating channel today. Sa video pong ito ay magbibuild tayo ng pinakamurang solar setup dito sa ating bahay na kayang pagganahin ang tatlong 12 volts na 8 watts LED internet router para sa ating internet pang backup po pag walang kuryente, o kaya ay isang 12 volts DC fan at dalawang ilaw na 12 volts na 8 watts ang bawat isa. Kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button at pati na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo para po sa ating mga bagong videos. So ito mga ka-Yehey yung mga gamit natin. Kailangan natin ng solar charge controller. And then dahil itong pinakamurang solar charge controller na ito ay may limit sa kanyang low voltage disconnect, gagamitan ho natin siya ng, ayan, kailangan natin ito ng low voltage disconnect module. Siyempre po, of course, kailangan rin natin ng battery. Ito po yung gagamitin nating battery. Yan. Siya po ay gel type na lead acid battery. Okay. And then, ito po yung ating solar panel na gagamitin. Yan po, nakikita nyo po. Ito po ay almost 1 meter dahil 810 po siya. O 810 na centimeter po yan, yung katumbas niya, yung taas. Tapos, almost half meter po yung kanyang lapad. So, ito po ay 60 watts monocrystalline solar panel o PV, mas tawagin, mas kilala. Ito po yung pinakamurang setup po na gagamitin natin. Okay, and kung mapapansin nyo po, yung setup ng ating solar panel ay naka-alligator clip pa po siya. So, ayusin po natin mamaya pag sinetup po natin. Kasi po, ang solar panel, hindi po natin pwede i-connecta ang solar panel mismo directly dito sa battery. Okay po. Dapat po, kailangan po natin ng solar charge controller. So, ito po ay PWM solar charge controller o yung pulse width modulation. Ang efficiency po nito ay 85% compare po sa MPPT na mga solar charge controller. Ito po ay hamak na mas mura kaysa sa MPPT. So, ito po yung tinatawag nating LDV or low voltage disconnect module. Ito po ay mura lang naman and mabibili po natin sa mga online selling shop. Okay? By the way ho, ito pong DIY project ho natin ngayon ay hindi po sponsored ano ng mga online selling shop kundi sarili pong budget po ng ating channel. Okay po. So kailangan po natin 'yan and of course po. So ang gagamitin po natin dito sa ating nailaw sa ating project ay 8 watts na LED na 12 volts. Okay. Ito pong battery natin ay sabi ko nga ay lead type. Lead acid battery. And then siya po ay merong 40 Ah. Ito po yun, no? 40 Ah o ampere hour na maximum capacity. Okay? Ito pong ampere hour na ito, para sa alaman ng lahat, i-multiply po natin itong 40 sa 12, yan po ay magiging 480 para makuha po natin yung maximum power na kaya niya ibigay. So, volt po times ampere, so magkakaroon po tayo ng 480 power o 480 watts na pwede natin gamitin. Kaya lang ho, sabi ko nga po sa inyo, sa mga lead acid type battery, ang 480 watts na available na power po ay hindi natin i-consume, pwede i-consume sapagkat masira po yung ating battery. So ang mangyayari po dyan ay kukunin lang po natin yung 50% kasi po kailangan 50% lang po ang discharge nito. So, available lang po from 480 ay 240 watts ang pwede natin gamitin. So, yung 240 watts po na yon na pwede natin gamitin, yun na po ang kukonsume natin pag na-full charge po itong ating battery. And yung pong 50% power capacity po na yon sa atin pong state of depth of discharge o DOD, ang katumbas po nun ay 12.06 volts. Okay? Para po makuha natin yung 50%. Hindi po dapat bababa yung charge ng ating battery doon sa 12.06 volts. Kasi po kapag bumaba po yun ay napakadeligado po sa mga lead acid battery. So kaya po kailangan natin
nitong tinatawag nating low voltage disconnect module. And bukod po dyan, ito pa po yung mga ibang materials na kailangan natin. So ito guys yung tinatawag nating PB wire. Okay, ito po ay medyo hamak na mas makapal po para sa ating ordinary speaker wire. Okay, so ito pong PB wire natin, ito po ang gagamitin natin para i-connecta po sa ating PB cell o yung tinatawag nating solar panel. So bakit po itong PB wire ang kailangan natin? So makikita nyo po, ayan, yung kanyang insulation ng PB wire po natin ay, ayan, siya po ay double insulation po siya. So ito po advisable na gamitin natin o i-connecta natin sa ating solar panel guys. Kasi ho, ito ho ay double insulation, kaya po niya makapag-withstand sa higher temperature dahil po yung ating solar panel ay nasa taas. At the same time po, lower temperature kung malamig po siya. Water resistant din po siya o waterproof, so hindi po siya kaagad-agad mababasa. So ito po yung tinatawag nating PB wire. So kung wala po kayong PB wire, pwede niyo pong gamitin instead po na PB wire ay AWG na size 10. So ito pong gamit nating PB wire na ito ay ang kanya pong gauge ay 5.5. Aside po from that po, kailangan din po natin ito. Ito po yung tinatawag nating MC4 connector. So ito po i-connect po natin itong wire na ito. Kukonnect po natin yan para po sa ating solar panel. Kasi po yung solar panel natin ay naka-default po siya ng alligator clip. So, ayusin po natin yung mamaya. So, ito po yung tinatawag nating MC4 connector. So, ito po yung mga plugins niya. Male and female po yan. Then, kailangan din po, of course, kung wala po kayong ganito, pwede rin naman din po kahit yung ating simple na gunting lang. So, pero po ito yung ating wire stripper po natin. Okay. And then, kailangan din natin po nito, optional, para po sa ating installation. Okay. Yung ating pong cable clips. Yan po. Size 14mm po yung gagamitin natin. So, ito po yung pinaka-setup natin. Lahat po ng material cost, guys, ay ipopost po natin mamaya sa dulo ng ating video para po makita po natin yung estimates po natin kung magkano po yung nagastos natin dito sa ating simple, easy DIY solar setup po natin. Okay, simulan na po natin yung pag-assemble. So, ngayon po ay setup na po muna natin. Ikabit po muna natin yung MC4 connector natin. Dito na po muna natin i-setup para po mamaya pag inakyat natin sa taas ay medyo hindi na tayo mahirapan. So, makikita nyo po yung ating pong solar panel. Meron po siyang alligator clip. So, gagawin po natin, puputulin po natin to. And kakabitan po natin ng MC4 connection or connector. So, yung MC4 connector po, makikita nyo po. Ang kagandahan po nito, ito po ay male and female. Pag binuksan po natin yan, yan. Meron po siyang yan, rubber para po in case po na umulan, no? Safe po yung ating panel. Yung wiring po natin, hindi po mababasa. Okay, simulan na po natin. Cut na po natin to. Okay. So ngayon po pag nakat na strip na po natin yung wire, kabit na po natin yung ating MC4 connector. So dito po sa solar panel po natin, ang kakabit po natin dyan ay itong male MC4 connector. Tapos po ang partner po niyan ay ito pong yung mataba na ating terminal. Kasi meron pong mataba at payat dyan. So, ito naman po yung para sa extension natin. Simulan na po natin. Unahin po muna natin yung negative. Ito po yung ating male MC4 connector. Okay. So, strip, na po natin siya, kabit na po natin, no?
Okay. So, pag okay na po siya, bit na po natin yung ating male MC4 connector. Ito po. Susuot lang po natin siya dito. Make it sure po, tight siya. Okay. So, meron na po tayong MC4, male MC4 connector. So, pag mag-ano po tayo ng extension, dapat po, ang gagamitin naman natin ay yung female MC4 connector. Okay, strip po muna natin yung wire. Ang gano'n lang rin po, unscrew po natin ito. And then, pasok natin dito. Yan. Tapos po. Ito natin. And then po sa kabila. So, ayan po. Ito na po yung ating connector. So, ito po, i-connect natin para sa ating system mamaya. Connect lang po natin. Pag ganyan yan mamaya. So, ito po, i-akit na po natin to sa taas ng ating solar panel. Okay. And let's go. Okay. Dalhin sa taas ng bahay. Okay guys, so ito na po yung ating setup. Dito po natin nilagay sa taas. So ito pong ito po yung nakaabang ano, na taas ng bahay natin. So dito na po natin nilagay. Ito po yung setup natin. Yan, medyo nakaangat po siya ng konti para in case po na umulan ay bababa po yung tubig dito, although water resistant naman po itong ating solar panel. Okay, so sa baba po meron siyang insulation. Medyo nakaangat po siya ng konti. Tapos, nilagay din po tayo sa gilid na, ayan, na wire para hindi po mahangin po sakali may malakas na hangin man dito sa ating, sa taas. So, ito po yung setup natin. So, i-connecta na po natin itong ating MC4 connector. So, dito po papasok yung kahalagahan ng paggamit ng MC4 connector. Kasi sabi ko nga po, dapat, kayang tumagal sa init at dapat water resistant din po siya. Okay, so kakabit na po natin. Okay, dito po natin iladaan sa butas yung nakaabang po na hagdanan dito. May butas po dito sa ilalim. Okay, diyan po natin padadaan yung ating wire. Okay, ang next naman po nating i-set up ay itong ating solar trace controller sa ayan, nakita po tayo ng chopping board. So, sinailamin muna natin. Aha. And then, yung solar charge controller po natin. Okay. And then, dito po natin ilalagay, padadaanin dito yung ating
low voltage disconnect dahil po ilaw lang naman po gagamitin natin. Pero kung medyo gagamit po tayo halimbawa ng inverter, ito pong low voltage disconnect, dapat ito po ay nakadirekta na sa baterya. Okay, so ilaw lang naman po. So dito po natin siya pagaganahin. Okay, so screw na po muna natin ito. Okay, pagdating po dito sa low voltage disconnect natin, makikita nyo po ilalim niya medyo may nakaangat po ano ng mga connections. So dapat po ito, lalagyan po natin siya ng patong. Patungan po natin siya ng rubber para po hindi po masira yung mga ICs niya. Okay, dito naman po ay gumamit po tayo ng terminal po para sa ating battery. Okay, terminal po ulo po ay gamit natin. And then, yung wire po na ginamit po natin dito guys, ay yung ating sobra sa ating PV wire kanina dun sa ating solar panel papunta sa ating solar charge controller. Kung wala po kayong wire na ganyan, na PV wire, pwede nyo pong gamitin ang THHN wire na gauge 10 po para po sa ating battery papuntang solar charge control. So ito na guys yung ating ginabit kanina, ano, ito po yung ating solar charge controller at ito po yung ating low voltage disconnect module. Yeah. Ito po yung positive connection niya and then ito po yung negative connection, kinabit na po natin. Ang ginamit po natin dito ay THHN wire na 12, gauge 12 po. Yeah, kinabit na po natin. So, ito naman po yung source natin para sa PV module o yung ating solar cell. So, ito po kanina. Ayan na po yung ating connection. So, doon po nang galing sa taas. So, ayun po yung ating MC4 connector. Tapos, ito po yung ating connection. So, ito po yung ating setup ay nilagay po natin dito. No? So, ito po yung ating battery. Okay. Ito po yung setup natin, nilagay po natin dito para po paantabay din natin in case po na wala ng kuryente. Ayan, meron po tayong internet connection dito. Kung sakaling nawala po kuryente, pwede po nating isaksak dito sa port ng USB. Okay? Meron po tayong nabiling, ito po yung connector natin. So in case po mawala ng kuryente, ito pong adapter natin na ito, sasaksak po natin dito sa USB port. Patungo po doon sa ating internet connection, sa ating modem po ng internet connection natin. Ipo. So, nakantabay po yan. So, ngayon po, ikabit na po natin yung mga terminals. So, ito po yung ating positive and negative wire para po sa ating battery. Make it sure po na kapag gagawa po tayo ng ganitong setup, sana po yung shortest possible na distance ng battery at saka yung solar charge controller. Ipo. So, simulan na po natin. Okay, ang una po nating ikakabit ay yung terminal po ng ating negative, no? Yung wire po natin para sa ating negative terminal. And pag tayo po ay magkakabit ng battery, tandaan po natin, dapat hindi po siya magdikit kasi po meron na po yung current, ano, nagpo-flow sa ating mga wire. So, ito pong isa ay walang electric tape muna. Tapos yung isa nilagyan ko po ng electric tape para po safe po tayo. In case po na ano, na magdikit ay hindi po tayo magkakaroon ng problema. Okay? Una po natin kakabit yung negative. Susunod naman po itong positive. Ayan. So, pag naikabit na po natin, susunod na po natin, naikabit, no? Yung atin pong negative muna. Yung negative mula sa battery natin patungo sa ating solar charge controller. Okay, so kakabit na po muna natin yung ating negative wire para patungo po sa ating solar charge controller. Una po natin kakabit ay yung negative po muna. So, ito po ano. So, makita nyo po dito. Yan, so meron po tayong negative, positive. Unahin po muna natin kabit yung negative, no? Na wire ng ating battery.
no, ating wire. Ayan. So, pag nahabit na po natin, so, sunod na po natin itong positive. Galing po muna natin itong tape. Nilagyan po natin ng tape para sigurado po tayo hindi po magdikit, ano, yung natin yung live ano po natin wire natin from negative and positive. So susunod po natin tong positive wire ng battery. Yan. At makita nyo po, okay, umilaw na po rin yung ating low voltage disconnect. Ayan. So makita nyo po, pag naikabit na po natin yung positive, no, connection ng ating battery, magkakaroon na po ng power yung ating solar charge controller. Ayan po. So ang ating pong battery, no, voltage ng ating battery ngayon ay 12.7 ang rating po ng solar charge controller. At pansinin nyo po dito, bumaba ng 0.1 yung kanyang rating, ano, pagdating sa low voltage disconnect. So, after po nating maikabit yung ating battery, ayan, isunod na po natin na ikabit naman yung source po ng ating energy, yung ating pong solar charge controller. Okay na. So, ikabit na po natin yung ating panel. So, ito po yung ating panel, ano, mula sa taas. Okay, ikabit na po natin. So, ganun pa rin po, ano, ang unahin pa rin po natin sa pagkakabit po ng ating panel ay yung ating negative source. Okay. And then, so makita nyo po, meron po tayong nilagay dito pa rin na electrical tape para po naman hindi po magdikit din yung ating source na negative and positive, yung ating pong panel. Okay. Ayan. So makita nyo po, after po nating maikabit yung ating positive na source ng ating solar panel, nakita nyo po ay nagcha-charge na siya. Ano? Ang voltage rating po ng ating solar panel, ayan po, ito po, nagcha-charge na po siya. Ay pinupunta dito sa solar charge controller, and then yung charge po ay binababa po dito sa ating power bank, sa ating battery. Ang ating pong solar charge controller, ang rating po niya ay 13.7, magiging 14.7, 14.4. Nagpa-fluctuate na po siya kasi po may charge pa po yung ating battery. So, nagpo-float na po yan, no? So, patembo muna natin yung output, no? Okay. So, i-upo po muna yung output. Ayan. Pag in-upo natin itong output, makita nyo, mapatay din po itong ating magiging output para sa ating low voltage disconnect. Okay? Bago po tayo magkabit ng ating power output, so tignan po muna natin, pag-set po muna natin yung ating solar charge controller. So ating pong solar charge controller ay merong tatlong button, okay? Yung unang button po ay para sa menu, pangalawang button ay para sa ating plus, mag-a-add po tayo, minus naman po yung kabila o magbabawas tayo, at saka yung ating load. Okay? Tignan po muna natin yung tinatawag nating menu. Sa menu po natin ay merong lima. So una po, yung una pong menu ay yung ating, yan, ito po yung ating flow charge. Okay? Yung pangalawa, ito naman po yung ating reconnect, voltage reconnect. Pangatlo po ay yung low voltage disconnect po natin. Pang-apat po ay kung ilang oras po natin na nakagagamitin, ano, yung solar charge controller o yung source. Tapos po, no, yung panglima ay yung type of battery po natin. So, yung una kikita nyo po, yan po yung actual charge, ano, na napumapasok sa ating battery o kaya yung kanyang rating at the moment, real time po yan. So, yung unang menu po, yan, yung ating float charge, yung pagpo-float. So, i-press lang po natin ng 3 seconds. 1, 2, 3, yan. Yan po. Magbiblink-blink na po yan, isiset na po natin. Pwede po tayo mag-add, yan. 14.2, 14.3, 14.4. O kaya po ay pwede po natin babasan. So sa setup po natin na to, ang flow charge po natin ay 14.1 para sa lead acid battery. Yan. Pag nag-stop na po yung ano yung blink,
automatic na po, nakaset na po siya. Kaya kung babalikan nyo po, yung unang menu natin, yung flowcharts po niya, ay 14.1. Ibig sabihin po, at the rating of 14.1, hindi na po magcha-charge yung ating battery kasi full charge na po yon. Ibig sabihin, yung pangalawang menu natin, ay ang pangalawang menu, dalawang pindot po, tapos long press po natin for 3 seconds. Ito naman po yung reconnect. Okay? Yung reconnect po natin, ito po yung tinatawag nating kung anong voltage po siya ulit pwedeng kumonect. So, iset po natin siya halimbawa ng 12.5. So, pangalawa po yun, ano, voltage reconnect. Okay, yan. Pag nandiyan na po tayo, long press po natin. Okay, pag nag-blink na po siya, mag-add lang po tayo. So, set po natin ng 12.5. Yan po ang ating voltage reconnect. So, pag meron na pong 12.5 na charge yung ating battery, pwede na po natin siyang magamit. Lower than 12.5 po ay hindi pa po siya magbibigay ng output. Yung pangatlong menu po natin, 1, 2, 3. Ito naman po yung sinasabi kong low voltage disconnect. So, pag na-risk po niya 11.5, magdi-disconnect po yung ating load. Mawawalan po ng connecta. Kaya nga lang po, sabi ko nga po sa inyo, ang lead acid battery po natin, dapat po ang kanyang low voltage disconnect ay 12.06 o pwede po itong approximately 12.1. Kasi yun lang po yung safest value para sa mga lead acid. Dahil lead acid po ang battery natin, kailangan po yan ay 12.1. Pero kung mapapasin nyo po sa ganitong solar charge controller, check po natin, no? Yung ating pangatlo. Ayan, pag nag-blink na po siya, press po natin 3 seconds. Okay. Makikita nyo po, ano, yung 11.5, sagad na po siya. Hindi nyo na po siya may high, may tataas pa sa 11.5. Yan po ang problema sa ganito mga solar charge controller. Although mura po siya, kaya po gumamit po tayo ng low voltage disconnect module. So, dito po, isiset naman po natin ang low voltage disconnect module ng 12.1 para mapagalanga, para po mapangalagaan po yung ating battery, okay, na lead acid. Okay po. So, sagad na lang po natin doon ng 11.5 dahil ito naman po, may backup naman po tayong low voltage disconnect. So, punta po tayo sa pang-apat na menu. No? Yan. Ito po yung 24 hours, ibig sabihin na maglo-load po siya ng output. Okay? So, ibig sabihin po, 24 hours. Kapag nakaset po siya na 24 hours, ang kagandaan po nito, pwede nyo pong i-on off yung kanyang load. Okay? Tignan po natin, no? Yan. Okay? So, ang rating po niyan, ayan, nagpa-fluctuate po, ano, yung ating low voltage disconnect at saka po yung ating solar charge controller. At kung mapapasin nyo po, kapag naka 24 hours po siya, ayan, pwede nyo pong gamitin yung on and off para sa load. Pero, kung siya po ay lower than 24 hours, okay, punta po tayo sa 24 hours, no, sa, ayan, long press po natin. Kung mapapasin nyo po, babawasan ko po halimbawa ng halimbawa, 12 hours ko lang po siya gagamitin. Okay. Pansinin niyo po kung ano mangyayari. Ayan. Ayan, nakikita niyo. Kapag nawala po yung source ng ating solar panel, halimbawa po, wala na pong araw, wala na pong source dito, saka pa lang po siya maglo-load. Pero kapag meron po siya, ano, na solar panel pa, automatic po, naka-off po yung ating load. Yun po ang problema naman kapag ang setup nyo ay yung lower than 24 hours. Okay? Punta naman po tayo sa last menu niya. Makita nyo po yan, B1. Okay? Yung panglima po, long press po natin. Ayan. B1 po ang gagamitin natin kapag yung ating battery ay lead acid. Balik po tayo doon. B1 po yung ating gagamitin tulad ng sinabi ko kapag ang ating battery ay lead acid. So in our case po, B1 po siya nakaset, so tama po yung ating setup. Okay, so para naman po sa setup ng ating low voltage disconnect, ang gagawin po naman natin dito, ayan, pause mo natin. So ating yung low voltage disconnect, so meron po yung dalawang button. So para po mga pangalagaan yung ating battery, dapat po ang ating setup na low voltage disconnect ay 12.1 o 12.06 o mas approximately value na 12.1. Problema po dito sa ating solar charge controller ay hindi po niya kaya ang 12.1. So naka-design po siyang 11.5. So masisira po yung ating battery kung ganyan po ang mangyayari. Okay, kaya po tayo naglagay dito ng ating low voltage disconnect. So tandaan po natin, dito po natin kinabit ang ating low voltage disconnect. Dahil small loads lang naman po yung gagamitin natin.
Kung kayo po ay gagamit ng inverter, advisable po na ang ating low voltage disconnect module ay hindi nakabit dito sa output source. So yan po ay dapat nakadirekta ang ating low voltage disconnect sa ating battery. So since small power lang naman po ang kailangan natin, ilaw, tsaka yung ating router ng ating internet connection at yung small DC fan. So dito na po natin siya kinabit. Okay po, so set up na po natin, no? Yung ating low voltage disconnect module. Meron po siyang dalawang button. Okay? Yung sa baba, isang left, at saka isang right. So yung sa left po, pag pinindot nyo po yan, yan po yung magiging ating tinatawag na low voltage disconnect. So at the set po niyan, at pag naris po natin yung voltage na yan, i-stop na po yung susupply niyang voltage. Okay? So ang gagawin po natin dito, ayan, itong model po na nakuha natin ay ang gagawin lang po natin dito sa setup ay i-double press lang po natin siya. Tapos may magbi-blink po. Ayan, nakikita nyo nagbi-blink. Tapos po, yun na po yung kanyang low voltage disconnect. So, i-double press lang po natin itong left. Dalawa. Ayan, makikita nyo po magbi-blink po ito. Itong maliit na tuldok na yan. So, i-setup po natin siya. Okay, nang set up po siya natin ng 12.1. Ayan. So makita nyo po, 12.1 po yung ating low voltage disconnect. So yung susunod naman po natin, yung sa bandang right, ito naman po yung reconnect. Okay, so set up po natin, no? Ito po sa bandang right, double, ano lang po natin, press. Tapos po, ayan, makita nyo magbi-blink. So, ayan yung pag-a-add. Okay, so dito po, ang lowest value niya is 5 lang. Hindi mo na siya maisasagad. So, ayan na po siya talaga, 0.05. So, ang voltage sa reconnect po niya ay 12.6. Pag nabasa po ng ating low voltage disconnect na ang power rating niya ay 12.6, automatic po ay magcha-charge, magagana na po yung ating output. So with that po, mapapangalagaan po yung ating battery. Yan po ang kahalagahan ng ganitong setup. Okay, so ito po yung gagamitin natin. Ito po yung kukunek po natin dito sa LED. Makita nyo po yung output niya. Meron po ditong symbol naman. So dito po sa side na ito yung positive, dito po yung negative. So ito po yung positive natin. Nilagyan natin ng tanda and then yung negative natin. So, ganun pa rin po ano, sa paglo-load po natin, paglalagay ng load, unahin po natin i-connect muna yung ating negative. Okay, so after po natin ma-activate yung negative, susunod naman na po natin huli positive. So, ito po yung ating ilaw. Ayan, so nakikita nyo. Yun. Yan. So, ang liwanag na po, no? Ang liwanag ang buhay. Yan. So, okay na po. So, ito po yung ating na-test na ilaw. Yan. Liwanag. Ito pong ilaw po natin na ito ay 8 watts na LED 12 volts. Yan. So, makikita nyo po, ayan po yung ating power rating. Yung power rating po natin para sa ating solar charge controller at saka yung ating low voltage disconnect. So, ito po. So, okay po siya, no? Gumagana po siya para sa ating LED light. So, tanggalin ko muna. Ayan. So, bukod po dyan sa ating LED lights na iluload natin, so, dito po sa project natin, titest din po natin ano yung 12 volts na DC fan. So check po natin kung gagana din po siya. Okay? So ito po yung ating 12 volts na DC fan. Ayan, meron na po siyang suction cup ano po. Ayan, pwede po natin gamitin yan in case po na brown out. So ito po yung pang-backup natin. Okay? So, ito po yung kanyang on and off. Yan. So, ayun po yung ating electric fan. Okay na po siya. Gumagana na sa ating setup.
So dito po sa ating setup na ito, ayan, ang pagaganayan po niya, ayan yung ating 12 volts DC fan. Ayan po ay rated ng 15 watts. Okay, so in case po mawalan ng kuryente, ang ating internet connection, wala tayong problema kasi po ang ating router ay pagaganahin naman ng ating adapter. Ano po? So dito naman po natin siya sasaksak patungo sa ating modem. So ito po, okay po yung ating setup. Working na po siya. Okay, yan po yung ating pinakamatipid na setup para sa ating DIY project ng ating solar home system. Ayan. So para po sa gastos o yung ating cost ng ating project na ito, okay? Lahat po ng ating nabili na materials na ito ay nabili po natin sa online selling platform. And kasama na po dun yung shipping fee, no, sa ating pong bawat materials. Yung ating pong solar panel ay umabot ng 1,698. Para naman po sa solar charge controller ay 278 po siya. Yung ating pong low voltage disconnect ay 250. Yung battery po ay umabot po ng 2,221. Yung MC4 connector ay 70 pesos. At yung wire po na black and white na per roll po yan ay 5 meter. So umabot po yan ng 588 po yung dalawang wire na yun na black and white. Ang total cost po natin para po sa project na ito sa ating basic material sa ating solar setup, hindi pa po kasama dyan yung light bulbs na gusto nyong ilagay at yung DC fan, ay umabot po siya ng 5,105. Para naman po sa iba pang gamit na kailangan natin sa ating solar setup, yung ating pong 12 volts na 8 watts LED light ay inabot po siya ng 153 ang isa. Yung adapter po natin from solar charge controller to the internet router, yan po ay inabot ng 160. At yung pong DC fan natin na 12 volts, ito po ay matagal nang nabili. Ito po ay inabot ng 350. Yan po ay nabili natin pa sa department store. Kung nakatulong po ang video na ito para sa inyo, muli po, huwag niyo pong kalimutang i-click ang ating subscribe button and hit niyo na rin po yung notification bell para po ma-update po kayo sa ating mga videos. So after a month po, bibigyan po natin ng panibagong review ito, panibagong video kung kumusta na po yung performance ng ating ginawang solar setup. Maraming salamat po.